Magandang araw po, Bayan ng Taguig. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength. Isang programa na dinisenyo ng ating lokal ng pamahalaan upang tayo mga taga-Taguig, mga Taguigenios, ay mayroong pwedeng kapulutan ng aral. At napupuno ito ng pag-asa mula sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy, susundan ko po yung mga nabinbin na ating usapin patungkol po ito sa vaccination. Mga kababayan, sa kasalukuyan, hindi po tumitigil, lumihinto ang ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating butihin. Mayor Lino Cayetano, kasama ang ating mga dalubhasang manggagamot, nurses, mga kawani ng ating syudad. Sila po ay hindi nagsasawa, hindi napapagod na ipangampanya ang patungkol sa vaccination. Sa totoo lang, marami talagang natatakot, nangangamba. Kapag dumating ang mga pagkakataon na ito na tila pinangangambahan natin yung mga bagay na pwedeng makatulong sa atin, ano po kaya ang ating kailangan? Worry ko po ang kailangan natin sa mga panahon na ito upang makapag-desisyon tayo ng nararapat, makapag-decide tayo ng tama ay karunungan. Pero ang tanong, saan tayo huhugot o kukuha ng karunungan? At mayroon pong ino-offer ang Biblia patungkol sa karunungan na siyang susupo upang tulungan tayo na ma-overcome natin ang lahat ng ating pangamba, ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat po ng takot kung mayroon man, lalo na itong binubunga ng COVID-19 na ito. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon at ang Diyos ay hindi nagsasawang tumugon at magbigay ng kasagutan. Nais ko pong basahin sa inyo ang nilalaman ng aklat ng Santiago 1:5. Ganito po ang pagkakasabi. Ngunit kung kulang ng karunungan na sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumba. Purihin ang salita ng Panginoon. But if any of you, sabi nga po, ano daw, lacks of wisdom, let him ask God. So, ang pwede natin lapitan ng Diyos po mismo. Siya nag-offer ng karunungan, siya ang pinagmulan ng karunungan, ay samantalahin po natin ang paglapit sa Kanya. Humingi po tayo. Sabi nga, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to Him. Ipagkakalob sa atin. So, sa pagkakataon na ito, gamitin natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Making our life as a living sacrifice for Christ. God will give generously and plentiful when you strengthen your faith. Kaya gamitin natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya upang magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos. The wisdom that we need, masasabi natin meron yan 3 distinct characteristics. First, it is practical. Itong wisdom na ito ay napaka-practical, meaning kagamit-gamit. Malaki ang pakinabang sa atin. Yung karunungan mula sa Diyos relates to life even during the time na naguguluhan tayo. Tila hindi tayo makapagpasya. Tila nananahimik na lang tayo. In fact, we must use it as a tool. Gamitin natin yung karunungan na yan para makapag-desisyon tayo ng tama. Ano pa? It is a divine. Wisdom, it is a divine, must use it as a tool. Sabi ko nga kanina, para ma-overcome natin kung ano man yung mga dapat natin ma-overcome. This wisdom begins to respect for God's direction. Kaya yung wisdom na yun, pag ginamit natin, ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. Dahil gusto natin sumunod ayon sa karunungan na binibigay niya. Another one, it is Christ-like. Simple lang po. Along for wisdom is ultimately asking to be Christ-like. So mga minamahal na kababayan, ang lahat po ng ito ay dapat natin matutunan at tingin sa Panginoon. Ipagpasalamat po natin, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga sektama na nagbibigay sa amin ng pag-asa, tunay na buhay. At tinutulungan mo kami sa pamagitan ng karunungan galing sa iyo, makapag-desisyon kayo ni nang tama at nararapat sa aming Panginoon.
Marami pong salamat at patuloy mo rin pagpalain ng Bayan ng Taguig sa pangunguna ng aming buting Mayor Lino Cayetano, kasama ng aming Vice Mayor, mga konsehal at bawat kapitan. Salamat po ang Bayan ng Taguig ay sa iyo. Ito po ang aming samad na langin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon.